Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, Pilipinas binanatan ang China, tinawag na nawawala na sa pag-iisip, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Binatikos ng isang tagapagsalita ng Philippine Navy nitong Miyerkules ang apat na buwang pagbabawal sa pangingisda ng China sa South China Sea na sumasalakay sa West Philippine Sea, na nagsasabing ang mga gumawa ng unilateral na patakaran ay wala sa pag-iisip. Sir, does China even have the right to impose such moratorium sa West Philippine Sea? All the actions of China, which is an implementation of the Coast Guard Law which took effect 01 February 2021, are illegal. They are against international law. Our Commander-in-Chief said they are all unacceptable. The SND said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Sir, do you think that China may use this moratorium to further justify yung kanilang initial na yung Coast Guard nila na instructions sa Coast Guard to arrest Filipino trespassers? Lawfare is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. And the Navy, sir, is prepared in case of any... The Philippine Navy and the entire armed forces, yes. Ang moratorium sa pangingisda ng China, natahasang binabaliwala ang eksklusibong economic zone ng Pilipinas sa kanlurang bahagi nito, ay nagsimula na noong ika-isa ng Mayo at inaasahang tatagal hanggang ika-16 ng Setyembre, sinabi ni Trinidad na hindi kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas ang unilateral policy na ito. Binanggit din ni Trinidad na para sa China, ang batas o ang paggamit ng mga legal na paraan upang magdulot ng mga problema para sa kalaban nito ay isa sa mga instrumento sa kanilang cookbook upang maisakatuparan ang kanilang pinakalayunin na kontrolin ang buong West Philippine Sea. Iginiit ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, kahit na ang naturang pag-aangkin ay epektibong napawalang bisa ng isang internasyonal na tribunal na desisyon noong 2016, lumilitaw na hindi seryosong ipinapatupad ng China ang pagbabawal sa pangingisda nito dahil wala itong inarestong sinumang Pilipino o sinumang umaangkin sa South China Sea. Sa bagay na yun, mula nang ipatupad nito ang unilateral na patakaran noong 2021, ang obserbasyon na ito ay ibinahagi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, na siyang tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea. Yung mga fishermen sa Masinloc, sabi nila hindi naman daw sir ini-implement ng China yung fishing ban, so hindi sila ninuhuli, hindi naman sila naaano yung pangingisda nila. Sir, can we say na wala naman ngipin sir yung kanilang moratorium sa natin sir, EEZ? As of this morning in my conversation with the Acting Commander Naval Forces Northern Luzon, the feedback from our fisher folks is that they are allowed to fish so long as they do not enter into Bajo de Masinloc. In the past ba, sir, ini-implement nila to? The pronouncement started in 2021 when the law was passed. And each year there is a pronouncement. I have not come across any report that it was implemented. Hindi sila nanguhuli, sir, ng Pilipino, sir? Yes, I have not come across any report of not only a Filipino fisherman but also other maritime ASEAN fishermen like coming from Indonesia, Malaysia, or Vietnam. Bukod sa China at Pilipinas, ang ibang mga bansa, tulad ng Brunei, Malaysia, Taiwan, at Vietnam, ay umaangkin din ng Spratly Island sa loob ng West Philippine Sea, siyam na maritime features ng Spratly sa loob ng kanlurang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay lokal na kilala bilang Kalayaan Island Group. Tiniyak ng Philippine Navy ang kanilang buong suporta sa mga mangingisdang Pilipino, sa gitna ng ipinatupad na fishing ban ng China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na saklaw ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, sinabi pa ng opisyal, walang dapat ipangamba ang mga Pilipinong mangingisda, lalo na ang mga nasa Bajo de Masinloc dahil nasa likod nila ang pamahalaan, at ginagawaan nila lahat upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan, payo ng opisyal sa mga Pilipinong mangingisda na huwag pansinin ang fishing ban at ituloy lang ang kanilang paghahanap buhay. Noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang China ay nagpapatindi ng tensyon sa South China Sea sa pamamagitan ng bagong patakaran nito, na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na pigilan ang mga trespassers na tatawid sa sinasabi nitong mga teritoryo nito sa pinagtatalunang dagat. Sinabi ni Marcos na ang bagong patakaran ay nakababahala,
na una niya na rin tinawag itong hindi katanggap-tanggap. Extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just, it is nothing new. There are sometimes no fishing bans because they are, because it's the season. And this is something that they have actually agreed upon before. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is a different, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very much. As any point of contact that I can establish, I will use it. At every end, at every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it brings us progress in terms of resolving this, and you know, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Sinabi ng China na ikukulong nito ang mga dayuhan na lalabag sa dagat nito sa South China Sea ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis simula Hunyo ngayong taon. Higit pa rito, sinabi ni Marcos na ang 4 pagbabawal sa pangingisda ng China sa West Philippine Sea ay hindi na bago. Naghain na ng diplomatikong protesta ang Pilipinas laban sa taunang fishing moratorium ng China sa South China Sea, kabilang ang mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi kailangang mabahala ang Pilipinas tungkol sa mga bagong regulasyon ng China sa South China Sea, hanggat walang alisit na gawain ang gagawin, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Iginiit ni Mao na ang mga regulasyong inilunsad ng China Coast Guard, na nakatakdang magkabisa sa 15 ng Hunyo, ay naglalayong standardize ang mga administratibong pamamaraan sa pagpapatupad ng batas at mas mahusay na itaguyod ang kaayusan sa dagat. Ang bagong regulasyon na pinag-uusapan ay ang tungkulin ng China Coast Guard na pigilan, ng walang paglilitis, ang mga dayuhan na itinuring na ilegal na tumatawid sa itinuturing ng China bilang mga teritoryo nito. 中国海警程序规定的实施旨在规范海警机构行政执法程序，更好地维护海上秩序，符合国际的通行做法。任何个人和实体只要不存在不法的行为，就没有必要感到担忧。我想强调的是，在南海升级局势频频挑衅的不是中方，而是菲方。中方同菲律宾对话沟通的大门是敞开的，但关键是对话要有诚意。 对话成果要落到实处，而不是口头上说要对话，行动上却不断的挑衅和生事。 Ang mga pahayag ni Mao ay dumating matapos akusahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang China ng tumitinding tensyon sa South China Sea, na binansagan ng bagong patakaran nito bilang napakanakababahala, na una ng sinabi ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ang bagong panuntunan ng China na tinawag itong hindi katanggap-tanggap dahil wala itong legal na batayan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.